ay kapayapaan ng mga lahat, mga kapatid, at salamat po rin sa pagkakataon ito na tayo binigay sa atin ng Panginoon upang mag-aralan. Napakahalagang bagay ito sapagkat ang bawat isa sa atin ay dinadala yung ating mga sarili dito upang matuto ng banal na salita. Nakita nyo naman kung gaano ka-traffic, nagkakagulo na yung mga tao. At mapapansin natin na cause din ito ng traffic dahil nga ang dami rin nagtitinda. Ano ba meron? Tatalakayin natin ngayon yung paksa na may kinalaman sa tradisyon na ito. Tatandaan natin, gaya ng sinabi natin, kung sinasabi ng banal na kasulatan, iaaral natin yan. Pero kapag wala siyang sinabi o binanggit tungkol sa mga nagaganap niyan, pagkontrahin natin yan. Kapag ang isang Kristiyano ay lumalakad sa salita ng ating Panginoon na dapat matutunan ng bawat isa sa atin kung paano yung tamang pagganap sa tungkulin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Mapapansin nyo rin siguro na nandiyan agad yung title, ano? Nagluloko kasi yung PowerPoint presentation. Kasi Brother Jobber, ako may sasuggest mamaya ako sa pinggap po namin. Dahil hindi yata match. Ano po? Sa mamaya na yun, pansamantala, ibigay muna natin ang mensahe sa umagang ito. At nais natin na matuto yung bawat isa sa atin tungkol sa banal na salita. At ang gusto kong ibigay sa inyo sa umagang ito ay ang may kinalaman sa salita na nagkatawang tao. Ito kasi ang title po na ito na The Word Became Flesh ay hindi kinikilala ng ibang sekta ng pangkating pangpananampalataya dahil hindi nila pinaniniwalaan na si Jesus ay Diyos. At para sa kanila, ito ay tao lamang at hindi kailanman naging Diyos. Pero makikita natin mamaya diyan sa mga talatang yan kung paanong ang mensahe ng Diyos ay may nakatago at may hayagan. Kagaya ng pinakita natin na the parable of the, ano ba yun? Yung mabuting, hindi nagpapatawad na alipin. Pinakita noong mga talata na hindi pala maaaring hindi tayo magpatawad. Gaya ng isang alipin na yan sapagkat darating ang panahon, sisingilin tayo ng Diyos tungkol sa ating mga pagkakautang. At ito nga ang isang bagay na palagi natin binabalik ang tradisyon na ito kasi tayo nasa iglesia. At yung iba, puno, nasa iglesia pero gumaganap ito, bahala kayo sa buhay nyo. Ano? Basta ako ituturo ko yung nakasulat. Ang tao'y hahatulan sa gawa. Pag naituro ko na, wala na akong pananagutan. Wala akong itatago dito at kaya inuulit ko, bato-bato sa langit, natawaan mo ang magagalit. Ang dami dito ang nag-react, mga kamag-anak ko. Kabago-bago mo lang natututo. Sabi sa akin, kabago-bago mo lang naging pare. Kumukontra ka pa. Bago daw ako. Kumukontra daw ako sa tradisyon. Eh dahil nga, nasa church tayo, sa iglesia, wala akong pakialam. Kahit nanay pa kita o tatay kita o kamag-anak kita, basta nakasulat. Pananagutan ko kasi ito, nasa front line kami. Hindi pwede dito yung may nakumonsinsin kasi kita mo, baka tamaan yun. Ay hindi ha. Lalo pa sa amin na nagtuturo ng banal na salita, kailangan po namin itong sabihin. Ano po? Okay, umpisahan po natin. Ano ba yung the word became flesh na yan? The word became flesh and lived for a while among us. Pansamantala lamang siya na dumating. Ino, yung salita na nagkatawang tao. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Yung dumating na ito ay binabanggit ng banal na kasulatan na ang kanyang sinasabi puro katotohanan. Dahil nga yung iba ay hindi naniniwala na ang isang Diyos ay maaari magkatawang tao. Yan ang problema ngayon. Ayaw tanggapin yung talata. Hindi daw yun ang ibig sabihin nun. Babaliin nila yan. Pero nakalimutan nila yung konteksto. May context po ang Bible. Kung ano yung sinasabi sa unahan at naguguluhan ka, basahin mo lang patuloy, lalabas yung context. Verse 14, 15, 28, bahala na kung saan tatama. Pero hindi mo pwede ikulong yung isang talata sa 1:1, halimbawa 1:14, na yun na mismo ang kahulugan. Mamamali.
Kasi ang lalabas, pag sinasa mo siya, kukuha ka ng idea sa isip mo. Pero kung pagpatuloy mo siyang babasahin, yung kabuuan ng nasusulat, papasok sa salita ng Diyos sa iyo. Siya mag-i-interpret. Hindi ikaw ang mag-i-interpret. Ano po? At yun nga, ang kahulugan nito ay titignan natin kung ano ang ibig sabihin. Sa Tagalog, nagkatawang tao ang salita. The word became flesh. At nabuhay na kasama natin, nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos yang biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. May sinabi ba si Jesus o ang ating Panginoong Jesus na siya ay galing sa Ama? Ang dami pong talata, ako at ang Ama ay isa. Pero binabali ito ng iba. Diba sabi ng mga Hudyo, ikaw na isang tao, babatuhin nila sa John 24, ay nagsasabing Diyos. Ganun din sa panahon natin. Hindi nila kinikilala yung ating Panginoong Jesus na nagkatawang tao. At iyan ay taliwas sa banal na kasulatan sapagkat ipinapakita ng banal na kasulatan ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Talata, tignan niyo po ang nakasulat sa aklat ng Isaiah. Yung aklat ng Isaiah, hinuhulaan nila ang pagdating ng ating Panginoong Jesus upang ipakilala na itong darating na ito'y hindi basta-basta tao lamang. Ano po? Mababasa natin yan dito sa chapter 7 ng chapter 9 ng Isaiah. Tingnan niyo po ang nakalagay. Isaiah 9:6. Ganito po ang mababasa natin. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. Diyos, hindi. Pinahihirap pa kasi eh. Ayan na nga ang talata eh. The Everlasting Father, the Prince of Peace. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos. Sino daw yung batang ipapanganak? Eh bakit ba naging Diyos? Galing kasi sa Ama. Ay, ang pinupuntos ng iba, eh, ipinanganak ni Maria. Oo, Ma. Kasi nga, magkakatawang tao yung salita.